Nandito tayo sa bahay ni Boss Jimmy ngayon, mga boss. Pipatuloy natin yung ginagawa natin dito sa kanya. Ito yung tiles dito. Tinatiles na namin yung kwarto. Ayan yung kwarto niya. Bali yung kwarto lang yung lalagyan ng tiles. So ito, sunod na natin to yung CR. Ayan na, bali ginagawa na rin para matapos na rin yan. Malagyan na yung toilet bowl para makalipat na siya. Tapos ako yung pinto. Tatabasin ko itong pinto para malagay na yung pinto dyan. Ayan yung pinto. Tatabasin ko na. So, paglagay pala ng tiles, mga boss, yung paggamit ng dry pack. Ganito yung paggamit namin ng dry pack. Bali, yan, halo yan. Na medyo tuyo. Hindi naman tuyo. Tamtaman lang. Hindi naman basa. At hindi naman tuyo. Tamtaman lang yung pagkahalo niya. Tapos, lalagyan natin yung tiles muna dito. Lalapat muna natin bago natin lagyan ng adhesive yung ilalim. Ganito. Lalapat muna natin yung tiles. Gamit tayo ng rubber mallet. Siyempre, sasalatin natin yung kanto kung pantay. Tapos, tanggalin. Pagiging na rin doon yung malalim. Kaya dadagdagan natin ang cement. So, lagi namin lagyan ng adhesive yung likod nito. Ayun mga boss, meron na siyang adhesive sa ilalim ng tiles. Kaya na natin siyang ilagay. Ayan mga boss, okay na. Siyempre, asalatin natin itong or yun natin kung pantay yung kanto. Pantay yung tiles. Ayan. Basta yan. Diretso lang doon, hanggang doon mga boss. Mga boss, kaya muna tayo. Ayan yung paboritong ulam. Siyempre, iniyaw na hito. Tapos, sampalok. Sampalok tsaka sili. Sarap sana ito. May bagong. Kaya lang walang bagong doon sa binila namin ng hito. Ayan yung mga boss. Bale, last na lang yun. Last na lang yung lalagyan namin. Tapos na yung gawa namin dito. Bale, ito mga kwarto na ito. Hindi pa pagagawa ni boss din yan. Saka ito, last na lang din yun. Maliit na soroho. Ayos na rin yung tiles. Ayan na yung tiles ni Boss Jimmy. Sa inyo siya. Bali, ginawa namin to. Tatlong araw. Tatlong linggo.
every Sunday lang. Every Sunday pala, hindi tatlong linggo, tatlong araw na every Sunday. Yan, tapos. Tatlong Sunday, baka sabihin ng mga boss natin, tatlong linggo. Tatlong araw lang mga boss sa tatlong linggong day off natin, dito tayo gumagawa. Guys, tingin natin yung mga ilaw ni Boss Jim. Sentro. Ayan. Tapos yung cob light. Ay, pin light. Tapos yung cob. Ayan, yung dati natin ginawa pa yan. Ay, kaliwanag. Maliwanag ang buhay dito sa bahay ni Boss Jim. Tapos dito sa kitchen. Ay, yung sentro. Tapos yung cob light. Ay, yung cob light dito. Tapos dito tayo sa master. Sa master bedroom ni Idol Boss Jim. Ayan, tapos na rin yung kanyang tiles. Yung tiles niya. Parang kahoy. Tapos natin yung ilaw niya. Oh. Ayun, yung sentro. Three color din to. Ayan. Tapos yung cob. Ayan. Ang ganda ng kulay blue ah. Tapos yung tiles niya, kintab. 42.5. Tapos yung tiles sa mga kwarto. Kwarto niya, wala naman disenyo ceiling. Ilaw lang yung tricolor, tricolor. Yung CR, ito yung CR mga boss. Tapos na ito kaya lang, hindi pa pwede lagay yung bowl. Kailangan pa matayuin to. Siguro bukas lalagay na yan. Tapos ito yung sa isang kwarto. Isang kwarto, pareho din yung kabila. Wala rin design. Simple lang. Ito maganda. Medyo romantic yung kulay. Ay mga boss, bali maaga kami natapos. Yeah. Shot muna tayo. Sama si Boss Jim. Ano si Boss Jim, may kausap. Pulang kabayo. Gandang araw uli mga boss. Papatuloy natin yung ginagawa natin dun sa ano, dun sa Solana. Bale, naikit na kami nga na doon, 1 month. Nagpupusa kami doon, January. Kitchen station, ayan, na-floringan na. Sayang, hindi ko nakuha ng video kanina kasi may nasikaso akong mga materials na dapat bilhin sa hardware. So, ngayon lang ako nakarating dito. Mahal natapos na nilang floringan tong kitchen. Nakabang na rin yung mga outlet dito. Ayan yung mga outlet. Saka doon. Bali, pinipinis na tong mga poste. Kinakantuan na ni Master Bobo itong mga to. Bago mag palitada dito. Tapos, ito na yung additional na natin dito. Outlet. Bali, bubutas kami dito. Papasok na namin dun sa panel board dito sa kabila. Nandito yung panel board eh. Pero sa gawin dito, may panel board dyan. Bubutas tayo dyan. Tagus dun sa panel board. Pakita ko sa inyo yung panel board. Bale, meron pang ano yung panel board. Meron pang spare na dalawa. Ito yung panel board. Ayan. Bale, meron ba siyang dalawang spare? Siguro, dadagdagan tayo sa dyan. Diyan tayo papasok yung linya para may safety breaker yung sa kitchen na ano siya, hiwalay siya, hindi siya kasama dyan sa mga branches dyan. Tapos siguro papalitan natin yung ano na yun, yung main niya. Kaya nagdagdag pa tayo sa dito, sakaling dadagdag pa ng isa, palitan natin yung main niya ng 100 amperes. 60 lang sinakalagay doon, no?
Tapos wala mga boss, maglalagay ako ng ano ngayon. Yung mga switch na ginamper natin, siguro lalagay na rin dito para sarado na itong mga ito. Bago natin lagyan ng ilaw. Kaya mga switches na dinagdag. Tsaka yung outlet. Wala, ito yung linya mga boss. Ito, tatlong wire to. Ibig sabihin, tugang to, tugang. Tugang yung lalagay nating switch dito. Wala, ito yung ating line 2. Ito. Walatan natin. Ito yung pinaka may power. O yung line 2. Ito yung mga return. Ito yung tumakbo sa mga ilaw. Ito nga pala mga boss, pagka gumagawa kayo ng ganito, nagtatap kayo ng mga switch, siguraduhin nyo patay yung inyong ano, yung circuit breaker para safety. Yan. Yan patay yan, kaya walang kuryente ito. Tapos ito yung ating tugang switch. Yung ating line 2 or line 1, dito natin lalagay dito sa ating ginamper. Ayan. Tapos yung dalawang ilaw, itong dalawang return, kahit saan dito, kung saan nyo gustong ilagay yung location ng mga ilaw, kung saan sila gusto nyo una itong dito sa may harapan to, nasa labas to yung mga switch nito siguro tingnan ko lang pagka nasindihan na may ilaw na, lipat ko na lang. Madali lang naman tanggalin to mga boss. Bali, kuha lang kayong pangsundot dito sa maliit na yan. Tapos subutin nyo, makatanggal na yan. Pwede nyo ilipat kung saan nyo gusto. Sa baba o sa taas yung siya. Yan. Yan mga boss, ganyan lang kasimple yung paglagay ng switch. Okay na yan, bali, alagay na lang natin. Screw na lang natin dito sa utility box. Para naman yung ano mga boss, yung trigang switch. Sa trigang switch, pareho lang ng tugang. Kaiban lang, bali tatlo na yung pumasok na wire. Bali ito yung ating line 2. Tandaan nyo mga boss, pagka sa switch, isang linya lang yung lalaglag dito. Yung line 1 or line 2 lang, isa lang. Ito lang yun. Ang trabaho kasi ng switch, siya yung magkakat ng current ng kuryente patungo dun sa ilaw. Yan, bali susok-sok lang natin to kung saan. Eh, mulas dito, tigisa bawat isang ilaw. Tsaka na natin yan, itong mga ilaw. Pagka may ilaw na dito, kasi wala pang ilaw, tsaka na natin tatanggalin ulit. Madi lang tanggalin ito mga boss. Ito na sa'yo kanina. Tusokin lang dito, tapos hilahin. Yan. Ang trabaho ng switch, siya yung nagka-cut ng current ng kuryente patungo dun sa ilaw. Kaya isang linya lang yung dapat nandito sa switch. Yung line 2 lang. Tapos yung mga return, yun yung mga tatakbo sa mga ilaw. Yung line 1, nakakonnect na yun sa mga ilaw na nakalagay doon sa ceiling. Yan na mga boss, yung trigang switch. Dito naman tayo sa ano mga boss, sa outlet. Tap na rin tong outlet na ginawa natin ito. Galing mo natin cover. Para itatap na rin ito mga boss, dito lang. Line 1, line 2, kahit saan dyan.
Tapos pagka mga boss yung mga outlet nyo, yung series, halos lahat ng outlet series, magkayong mag-join dito na tatakbo sa kabilang outlet. Huwag kayong maglagay dito, tip ko lang sa inyo. Mas maganda kung dito kayo mismo mag-connect dito sa wire. Bale, dito nyo kukonek yung isang linya. Mas maganda kung dito kasi pagka dito, pag nag-loose itong jumper o nasira itong isa, damay na yung kadugtong na outlet. Makadugtong, pag nag-loose to o nasira to yung isang saksakan, damay na pati yung kadugtong. Wala na rin siyang power. Tutuloy lang natin nakapatay yung safety breaker pagka maglagay tayo ng ganito. Siguraduhin lang natin pasok na pasok dun sa butas. Yan. Tulad yun. Okay na yung ating outlet. Tingnan natin mga boss kung may power. Ayan. Okay. Yes na. Pwede tayong mag-charge ng cellphone. Yun o. Yun ang power. Press muna tayo. Update lang tayo dito sa taas mga boss. Ayan na yung TV console dito sa master bedroom. Nalagay ko na yung mga outlet tapos yung sa may cable. So bubutasin na lang dito to. Lalagyan ko na lang ng butas bukas siguro dito. Lalagyan ng butas to para tumusot yung sasakan dito sa ilalim. May TV dito. Yan. Tapos nalagyan na rin yung switch. So talagang ilaw na lang talagang kulang dito. Yung cob dito, dyan. Sa gilid dyan, may cob light dyan. Tapos yung sentro na lang. Siguro sa Miracles, mabibili na yun. Ito tayo dun sa binila namin ilaw sa may Angeles. Dito sa may Angeles din yun. Tapos nalagay na rin yung mga sasakan dun. Tsaka sa mga kwarto, nalagay na rin. Bali dito sa taas, sa finishing na ito, ilaw na lang. Ilaw na lang talagang kulang dito. Ito naman tayo sa baba. Dito naman sa baba mga boss. Ayan, tapos na dito. Bale na repaint na rin to. Wala na yung mga dumi-dumi. Tapos yung pinag-grinderan, wala na rin. Tapos yung mga switch, nalagay ko na rin. Yan yung mga switch, subukan natin. Ayan. Yan yung sa gitna. Tatlong kulay nito. Puti, tapos blue, tsaka white. Tapos blue lang. Ayan. Tapos itong mga to, sa labas to. Tsaka ito, cobblight. Cobblight tapos yung sa labas. Tapos yung linya ng pinlight nandun kasi wala nang pagkukuha nandun. Ito yung sa pinlight. Ayan. Kaganda pa ito pagka nalagay na talaga yung ano, yung cobblight dito. Hanggang pagka binuksan yung parang lutang na lutang itong design dito. Tsaka yun dito. Baka Miracles na ano natin bibilin yun. Ayan. Pin light doon. Awas ng pin light din. Pin light dyan. Apat. Apat na malaki. Ang maliwanag dito sa may dining.
Nakabos itong dito, bukas siguro malalagay ko na itong ilaw dito. Dito sa may bar counter. Yung TV console, tapos na rin to. Finish na rin yan. Singgana ito lang nito. Bali, siguro sabay-sabay ko ng i-canvas to pagka lumakad kami ng boss ko. Dito naman sa kitchen station, nakantuan na itong mga poste. Ayan. Bali, plastering na lang sa wall. Naka-layout na rin to. Meron na rin, ayan, tansi. Ayan, may layout na yan, mga wall. Ayan. Ang yung tatlong wall. Bali, bukas siguro. Papahiran nila to. Matapos bukas yan. Alam na yung pumapahid yun. Malakas pumahid yun. Bukas, tapos na to. Ang plastering to sa loob na to. Ilang span to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na Espanya, mga boss. Hindi natin bukas kung matatapos nila. Uwi na naman, mga boss. Alas 5 na. Bukas naman ulit. Bali yung mga boss, dumana naman yung maghapon natin ngayong Lunes. Saka nung Linggo pala, yung pagawa natin kay Boss Jimmy. Shoutout muna tayo mga boss. Shoutout kay Pinoy Comedy Channel. At shoutout din kay Ariel Diocampo from Japan. At pinapashoutout niya yung misis niya na si Mrs. Rowena from Lipa City, Batangas. At shoutout din kay Marlon Naninaw from Kuwait. At pinapa-shoutout niya yung missis niya na nasa Hong Kong. Si Mrs. Mary Jean. At shoutout din kay Armando Alejandro from Korea. At shoutout kay Maynard Trambulo from Los Angeles, California. Shoutout din kay Almar Galbe na pinapabati niya yung father niya na si Mr. Al Galbe na happy birthday po ngayon. Happy birthday po Mr. Al Galbe. At shoutout din kay John Co from Alberta, Canada. At shoutout din kay Richard Banyares from Jeddah. Ayun mga boss, balik tapusin ko na yung video dito. Maraming salamat po sa panonood. Siyempre yung pong mga bago dito sa channel na to, pa-click po yung subscribe button sa baba at yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video may upload ko pa. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Paalam po.